the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. So yan, no? Magpalang oras po, no, mga kapatid. At nandito po tayo ngayon upang pagnilayan yung ating ebanghelyo para sa araw na ito. Ang ating ebanghelyo po, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng isang napakaklaro at napakadakila sa mensaheng ito para sa ating lahat. Bakit po, mga kapatid? Ito po ay patungkol sa dalawang dalaga. Sampung dalaga po sila, no? Na inihantulad ng ating Panginoong Jesucristo. Meron pong limang foolish o yung mga mangmang, no? At limang mga wise, yung mga matatalino. Ano po yung ibig sabihin ng ating ebanghelyo ngayon? Ito po ay tumutukoy o tumuturo po sa atin of our preparedness. How do we prepare just in case our Lord Jesus Christ, no, magbalik po sa atin? Alam naman po natin at hindi lingid sa ating kalaman, mga kapatid, na tayo po ay hinihintay natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ano ba yung magiging tayo? Ito ba ay mapupunta sa katulad ng limang foolish na mga dalaga o yung limang wise? No? Ano yung ginawa nila in preparation sa pagdarating ng ikakasal, which is that is our Lord Jesus Christ, na sila ay very prepared, no? Yung langis na yon ay nagsisimbolo yon ng kanilang pagiging preparedness, no? Pagiging preparado nila sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ano yung nangyari ngayon dito sa five foolish virgins o yung limang foolish na mga dalaga? Ano nangyari po sa kanila, mga kapatid? Dahil sa sila ay hindi preparado, no? They go out and find oil to buy, no? Naghanap pa sila ng kanila pong mabibilhan ng lana upang sila ay yung kanila pong lampara ay magkaroon po ng langis at ito ay maging maliwanag. Ano yung point dyan, mga kapatid? We have light, which is our God, and that light shared to us. Kung tayo po ay nabigyan na po ng liwanag, huwag po nating hayaan na ang liwanag na ito ay maging madilim po para sa atin. We know that we are in the struggle, pero tingnan po natin yung nagiging consequences po ng hindi, no, pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Ano po yung ginawa nitong five foolish virgins? Sila po ay bumalik na may dala ng langis. They have lied again, but it's too late. Sabi na, Lord, Lord, no? Tinawag nila yung ating Panginoon, pero hindi pa rin sila tinanggap. Bago sinabi ng ate na sa kanila, I do not know you. I know not you. Hindi ko kayo kilala. Same as the support sa message na ito. In Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan po ay napakaklaro na sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo, na hindi porke alam natin at kilala natin na He is Lord, Panginoon po siya. Iba nga ay sinasabi, receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior and you will be saved. That is wrong po. Napakaklaro sa Matthew 7:21, it is not enough to say that and to acknowledge Jesus Christ as your Lord or as the Lord. Kundi we need to obey the will of the Father. Kailangan tayong sumunod, mga kapatid. Alam, sinabi ko na, no, it's hard, no, to obey, but ito po yung way, no.
it's hard to obey, but this is the way. If you want salvation, we will pursue the hardness, no? Kahit naman gaano man yan kahirap. Alalahanin po natin, mga kapatid. Sabi din ng ating Panginoong Jesucristo, dito rin sa Mateo 7:13-14, sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay na at kakaunti ang nagdaraan doon. So, mahirap talaga, mga kapatid, ang daanan papunta po sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Just because we need to prepare ourselves, no? Be vigilant always. Katulad ng ginawa po ng five wise virgins dito po sa ating ebanghelyo na pinagninilayan ngayon. Kahit mahirap na you will remain in the light, no? Para ma-maintain yung light na yon, may kailangan mong magkaroon ka ng sapat na langis, no? Ibig sabihin, kailangan yung ating relationship sa ating Panginoong Diyos ay talagang hindi ito dapat mawawala. That's how wonderful our church, na bago po nag-umakyat sa langit yung ating Panginoong Jesucristo, He established the seven sacraments. Na kung tayo man ay malayo ng landas, meron tayong sacrament of reconciliation to reconcile our relationship to God, para mabalik po tayo sa Kanya. At kailangan tayo ay always na nasa Kanya. Alam naman po natin 6:12 ng John na si Jesus po na ating Panginoon, na ating Panginoong Diyos, no? Na Diyos na anak, na kaisa-isang anak ng Panginoong Diyos na Ama, ay siya po yung light, no? He is the light. That's why kailangan mag-remain po tayo sa light na yun. Na po, mga kapatid, ay patuloy lang po tayo, no? Sa pananalangin sa isa't isa, at patuloy po natin pagnilayan din po ang ating sarili, na hindi po tayo malayo sa liwanag ng ating Panginoon, sa liwanag ng Ebanghelyo na atin pong isinasabuhay sa araw-araw. May God bless us all.